Hello! Magandang hapon, bayan! Samahan niyo po kami at sabay-sabay po tayong mag-good vibes at ma-inspire sa mga kwento namin online ngayong hapon. Ako po ulit, si Cory Quintos. Sagot na namin ang Magandang Balita, Bayan! Una na dyan ang kakaibang proposal ng isang lalaki sa kanyang soon-to-be wife sa loob mismo ng isang LRT station sa Maynila. At hindi naman magpapatalo ang isang groom na siya na rin mismo ang naging host o MC sa kanyang kasal. At eto pa bayan ha, kakaibang mosaic art naman ang flex ng isang artist sa Cebu gamit ay tansan at thumbtacks. Eto na nga ha, nag-viral sa social media ang kakaibang surprise marriage proposal ng seafarer na si Mark Magnaya sa kanyang soon-to-be wife na si Wenzel Joy Ordonio. Paano ba naman bayan? Ginawa ito ni Mark sa loob ng Bambang Station ng LRT1. Mark, ano bang special sa LRT1? Ako dapat sa airport mo talaga yon. Ang bala ko pa dapat, lahat ng kasama kong bababa, bibigyan siya ng bulaklak. Tapos doon ako, huli ako nalabas. So, yun yung unang plano ko. Pero hanggang nakausap ko si Angelica, nagtanong din ako sa kanya kung ano magandang plano. Tapos naisip ko rin na mag-propose sa LRT kasi nga doon din kami unang nagkita at nagkasama, nag-banding. Kumbaga parang unang kita namin, tapos ang kulit-kulit na niya, nasa LRT kami, ang daming tao, ang kulit, ang ingay namin dalawa. Pero first time na yung magkasama, sabi ko, so dito na lang sa LRT, memorable talaga to. Ayan ah, may pogi points ka dyan, Mark ha. Kaya siguro marami ang napawaw talaga sa lakas ng loob mo. Pero si Wenzel kaya napabilib sa proposal mo? Parang nasa isip ko po agad, nasa bird ko ka, parang gano'n. Nasa bird ko ka, dapat po kasi ang susunduin ko po siya. Sabado po, nangyari po yun, Tuesday po. So nagulat po talaga ako. So akala ko surprise lang po siya na bababa siya ng mas maaga. Wow! Nakagugulat at nakakikilig naman talaga ang ginawa ni Mark. Pero ang tanong ng bayan, paano nyo nalaman na kayo na nga ang the one para sa isa't isa? Naisip ko talaga sa sarili ko na parang sabi ko nga, ayoko na mawala itong babae na to. Sabi ko, kaya pag uwi ko talagang papakasal lang ito. Yung tsaga po kasi eh, kasi po LDR po ma'am. So kahit wala po kaming label, parang yung adjustment gano'n na parang sabi ko, ito yung pinag-train ko. Bata pa lang sina Wenzel at Mark, magkakilala na sila. Pero hindi pala nagkaroon ng chance na makapag-usap dahil strict ang parents ni Wenzel. Pero bet naming malaman, kumusta naman ang meet the parents, Mark? Thumbs up ba sila agad? Sa amin, ganyan naman po, pinalaki naman po ako sa amin sa Batangas. Ganun talaga na kailangan mong magsabi pa rin sa magulang. So ang ginawa ko, kinausap ko muna yung kapatid niyang lalaki. Tinawagan ko lahat yung family niya na nakipag na magsabi ko magpropose ako sa kanya na wala siyang kaalaman. Tapos yung nanay ko kinausap ko na rin pati yung mga kapatid ko about dyan. Kontuwa po sila, masaya po sila sa amin. Di lalo yung mama niya na sabi ng mama niya ano daw, malalaki na kayo, alam niya yung tama at mali. Tapos masaya siya kasi nga mapakasal lang si Wenz. Tapos yung family ko naman, grabe naman yung family ko. Parang gusto na lumundag ng lumundag kasi papaasal na ako. Sa ngayon, sasampa na muli si Mark sa barko at habang naghihintay si Wenzel dito sa Pilipinas, ay paplanuhin niya ang kanilang beach wedding sa Disyembre. Naku, best wishes Mark at Wenzel ha! At ito ha, kasalan na rin naman ang pinag-uusapan natin bayan. Alam niyo ba na viral din ang isang groom sa social media dahil sa kanyang surprise sa mga guests sa kanyang kasal? Ladies and gentlemen, welcome to me and Jeff's wedding reception. My name is Lou, the groom and your host this evening. Siya ang groom na si John. At yes, siya rin ang MC o host sa sarili niyang wedding reception. Well, yung aking pag-host po ng wedding, planado na po talaga siya. No? Kasi like I mentioned kanina, gahat talaga kami ng mga suppliers until na-decide namin na ito na gagawin natin. So, planado siya. Ako na yung nag-host para makatipid din kami. Although, kasi events host naman po ako. So, gamay na gamay ko na po. Ayun. So, mahal talaga magpakasal. Pero kung may mga expenses na, may mga gastos na kaya mawasan or hindi na gastusan, pwede naman po. For example po, yung first dance po namin,
kami na po nag-choreograph. Tumingin lang po kami sa YouTube ng sayaw. Ginaya lang po namin. Kasi yung iba po nag-hire po ng instructor para mag-first dance. For sure, kung double the happiness ang newlywed, aba, doble rin ang pagod. Paano kaya nila ito na iraos? Sa akin po, naninibago po ako. Kasi ano lang po ako, very shy. So, very private person lang po talaga ako. Siya po talaga yung nasa limelight, nasa ganyan. Dahil yung pagod talaga that day. Kasi hindi po talaga biro, imagine nyo. May photoshoot kayo, may makeup kayo. May ceremony pa, mag-vows pa kayo. May picture pa after. May pictorial pa sa ballroom. So, napakadami pong gagawin. O bayan, sa mga gustong magpakasal ha, huwag kalimutan ang tipid tips na yan. Dahil sure ako, marami pang kailangan sa pagsisimula ng buhay may asawa. Yan. At speaking of tipid tips naman, another tipid tips ito ha, ang shinare ng isang mosaic artist sa Toledo City sa Cebu na si Renner Cabatas. Paano ba naman ang pangunahing materyales na gamit niya ay mga tansan at thumbtacks? Kita nyo naman pati ang aktres na sina Catherine Bernardo, Bel Mariano at ang social media influencer na si Nianya Guerrero ay nagawan niya ng obra gamit ang simpleng materyales. Ayan, at kwento ni Renner, ang mga tansang ginamit niya ay pinulot lang niya ha, o kaya naman hiningi sa malalaking tindahan. O ha, sa simpleng materyales lang, kayang-kaya nating makagawa ng mga kakaibang bagay. Kayo, i-flex nyo na rin ang mga viral stories nyo. Pwede yung mga ganap sa inyong lugar o kaya naman yung trending at viral stories online. Pwede nyo po yung ipadala sa mga social media platforms ng Bayan Mo Ipatrol Mo ng ABS-CBN. At mas marami pa po tayong magagandang balita sa susunod na linggo ha. Kaya like, share, and subscribe na po agad-agad. Ako po si Cory Quintos. See you po ulit next week para sa mas marami pang magandang balita. Bayan! Magandang hapon, bayan! Sabay-sabay, samahan niyo po kami. O kayo, i-flex yun na. Ayun na, okay na pala yun. Kumusta naman ang Meet the Parents Mark? Thumbs up ba sila agad? Pwede yung mga, sorry, tumingin ako doon. Ako po ulit si Cory Quintos at... Diyan ka na lang ba, kuya? I-like, share, and subscribe na po, ha? Agad-agad! Sorry, ang haba.